Hello mga kaswak! So panibagong unboxing and review na naman tayo. So this time magre-review at mag-unbox na naman tayo ng isang fast charger. This is a 65 watts GaN charger from One Hora. So samahan ninyo ako i-unbox at review to. Let's go! So sa box muna tayo. So you can see almost the same yung kanyang presentation ng kanyang box. Meron din ditong parang hole na sabitan. Tapos glossy yung picture ng unit. So may kasama na rin itong 2 meters na capable ng 65 watts USB-C cable. Then dito sa likod, ayan, kung mapapansin ninyo, mayroong basic specifications. So i-unbox na natin to. So upon unboxing, ito yung makikita natin. Ayan, yung 2 meter na free cable. Maganda yung klase ng ano nito, ng cable nila, medyo makapal at hindi siya yung magaan ang feel or manipis ang feel. Okay. Then next is meron din tayo ditong warranty information. As per their Shopee account, 1 year yung warranty na pinoprovide nila. So dito tayo sa mismong unit. Wow, sobrang maliit nito, no? Sobrang handy itong kanilang GaN charger. So mayroon dito yung logo, tapos GaN 65 watts. Ito yung ports na sinasabi, may C1, C2 and USB-A. Tapos foldable din yung kanyang saksakan. So itong mga ports na ito, capable itong USB C1 na mag-produce ng up to 65 watts na charging capacity. Same with the C2 kung gagamitin nyo sila na single port lang, meaning isa lang ang i-charge ninyo yung device. Ito namang USB-A hanggang 22.5 watts yung kaya niyang ibigay na power kung isa lang din ang i-charge mo. Pero kung dalawang device, for example itong C1 tapos C2, both ito. Halimbawa, itong C1, 45 watts yung kanyang kayang ibigay. Tapos itong C2 ay 20 watts. So kung gagamitin mo ay dalawang device i-charge mo for C1 and C2. Kung C1 at USB-A, ang C1 same pa rin, kaya niyang mag-provide ng 45 watts. Ito namang USB-A, up to 18 watts yung kaya niyang i-produce. Tapos kung C2 at A naman ang gagamitin mo mga ports, 15 watts kay C2 at 15 watts din dito kay USB-A. Kung sabay mo silang gagamitin, tag 15 lang yung kaya nilang ma-produce or mabigay. Ngayon, kung 3 ports naman yung gagamitin mo, 3 devices yung i-charge mo. So for the C1, ito C1 kaya niya i-provide is 45 watts pa rin. So ito yung pinakamataas na wattage, no, itong C1. Tapos itong C2 at CA, 15 watts yung kaya nilang i-provide na power. Basta kung sabay-sabay tatlong ports yung gagamitin mo. So no, gamitin na natin to, i-test na natin to, charge natin yung ating phone. Tignan natin kung gaano kabilis mag-charge sa ating S23 Ultra. Compare din natin doon sa ating 20 watt charger na ginamit natin last time. Overall, this is a really legit fast charger. 65 watts is working. Na-try ko rin ito charging laptop, although I don't have the video, pero it's really working. The main advantage of this is, of course, hindi mo na kailangan na marami pang chargers when charging multiple devices. And napaka-handy nito. So you can see, napakaliit niya at napakadali niyang dalhin. So if you're interested to buy, ilalagay ko sa description below yung link kung saan ko nabili ito. So that's it mga kaswak. See you next time. Bye-bye.